Hi, good evening everyone. Nasa 7 days na ako ng isolation. So, yeah, improving na yung aking sense of taste tsaka smell. Nagkakaroon na kahit papano. Kalasa na ako ng candy, yung pang sore throat. And then, naaway ko na yung alcohol na kinagamit ko kapag nagdi-disinfect ako ng aking kamay. So, yun. In 7 days, pwede na ako magpa-retest. I hope negative na yung result. And then, pwede na ako mag-start sa trabaho. Salamat pala sa mga prayers nyo. Salamat po dun sa mga beautiful comments. And salamat po sa lahat ng nag-alala at especially salamat doon sa mga sumuporta. Ayun, ngayon naman eh okay na yung pakiramdam ko, so hindi na ako umuubo, wala na akong ubo, so lagnat, hindi na rin ako linalagnat. So yun, I believe nasa recovery mode na ako. And ang masasabi ko lang, hindi ako tumigil sa pag-take ng mga meds, lalo na yung para sa lagnat, sa ubo, mga vitamins, pag-intake ng mga fluids na warm. Medyo sinisikmura ako pag umiinom ako ng lemon. So, I stopped. Binigay na lang ni Mrs. A yung vitamin C na capsule. So, yun. Okay naman so far. Nakaka-boring lang. Bored talaga, so sinisilip ko lang yung mga anak ko dun sa labas. So yun, I'm always saying to them that I miss them. For sure, miss na rin nila ako. So yun, tsaka salamat sa asawa ko dahil hindi niya ako pinapabayaan na magutom, especially. Minsan kahit masama na siguro yung pakiramdam niya, inuuna niya pa rin ako. And for that, I'm thankful. Yun, salamat sa mga prayers nyo. Sana pagpatuloy nating ipanalangin lahat na nakakaranas ng COVID, lahat ng naapektuhan nitong pandemic. Sana lumakas ang loob nila. Huwag silang magpanik. Life must go on. Laban lang. Nandyan si God. Hindi niya tayo pababayaan. So, sana po sa lahat ng mga nakakapanood nito, huwag po kayo panginaan ng loob. Kasi malalagpasan din po natin lahat ito. Dadaan lang po ito as pagsubok. Hindi naman ito ibibigay ni Lord kung hindi natin kaya. So, lagi nyo lang tatandaan. Lagi kayong manalangin. At mahalin nyo at bigyan ng importansya yung mga taong nagbibigay din ng importansya sa inyo. So, kung nabuboard kayo, mag-reach out kayo sa mga friends nyo, sa mga kamag-anak, sa mga taong malapit sa inyo. Sana huwag niyong pabayaan yung mga sarili nyo. Sa aking mga magulang, stay lang kayo sa bahay. Huwag muna kayong makipag-alobilo. Alam natin na hindi na ganun kalakas yung pangangatawan nyo. So, I hope and pray na lagi kayong safe at malayo sa mga anumang sakit at kapahamakan.
lagi kayong kumain ng masustansya. Sa mga in-laws ko, ganun din po. Huwag niyong pabayaan yung sarili niyo. Kumain kayo ng masustansyang pagkain. At magkaroon kayo ng enough na rest para kahit pa paano ay ma-replenish yung inyong lakas. Salamat po sa lahat, sa mga dasal. At sana'y huwag po kayo magsawa na sumuporta sa amin. At sana rin po, pag wala kayong ginagawa, panoorin nyo yung mga videos namin, lalo na sa mga anak ko. Malaking tulong po yun sa amin. Maraming salamat po. Good night sa inyong lahat. Till next time. Bye.